Alam naman nating lahat na ang Egypt ay lupain na puno ng kakaibang mga bagay. Kilala ito bilang lupain ng mga Pharaoh at sikat sa maraming mga pyramids. Ang mga Egyptian din ay master sa sining at mummification at sikat para sa pagtuklas ng mga gintong kayamanan. Gaano nga ba karami ang nalalaman mo tungkol sa Egypt? Malamang siguro mayroon kang kamalayan sa kanilang mga kasanayan at pang-aalipin para sa pagtatayo ng hindi ka panipaniwalang pyramid. Ang sikat na si Queen Cleopatra ay hindi talaga Egyptian. Bagamat siya ay gumanap ng isang nangingibabaw na papel sa kasaysayan ng rayon, ang napakalaking desyerto ng Egypt ay talaga namang puno ng mga makasaysayang kaganapan. At bawat sandali ay abala ang mga archaeologists sa pag-aalis ng mga alikabok sa mga buhangin upang tumuklas ng mga bagong bagay. Ito ay isang tinatanggap na katotohanan na habang tayo ay naghuhukay, mas maraming mahiwagang bagay ang ating nararanasan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Number 10, The Last Golden City. Ang sinaunang lungsod ng Egypt ay nananatiling natatakpan ng buhangin sa loob ng libo-libong taon. At habang tinitignan ang detalyadong layout at mahusay na well-preserved structure, maaaring ito ang Pompeii ng Egypt at ito ay nasa 3,400 years old na ang tanda. Ang pagtuklas sa Golden City na ito ay hindi sinasadya dahil ang mga archaeologists ay talaga naghahanap ng mortuary temple sa kanlurang pangpang ng Luxor na kung saan malapit lamang sa lambak ng mga hari. Sa panahon ng proseso, nakatagpo sila ng mga mud brick formation at pagkatapos matiyak ng napakalaking sukat na ito. Naisip ng mga archaeologists ay marahil natuklasan nila ang pinakamalaking nakatagong lungsod ng Egypt na kung saan dati ding kilala bilang Eden. Ang lungsod na ito ay maraming mga section, kabilang na dito ang mga offices, bakery, isang malaking bilang ng mga bahay at maraming mga estatwa. Meron ding ilang silid na puno ng mga sinaunang palayok, alahas, scarab beetle, amulets at mud bricks na may seal ng Hammurabi II na namuno sa loob ng 4 dekada mula 1391 hanggang 1383. Ito ay tinatawag ng mga eksperto bilang pangalawa sa pinakamalaking natuklasan sa sinaunang Egypt. Number 9, The Coffin of Saqqara. Natuklasan ng mga archaeologists ang isang trove of treasure sa Saqqara Necropolis na matatagpuan sa tibog ng Cairo. Kasama sa kanilang mga natuklasan ang maraming piramid at ang pinakamatandang piramid ni Joseph. Dati ito ay isang opisyal na sementeryo ng Egyptian capital of Memphis. Naglalaman din ito ng funerary temple ni Queen Nerd na asawa ni Haring Teti na kung saan namatay mga 4,200 years old na ang nakararaan. Ang mga archaeologists na ito ay talaga namang gumagawa ng mga bagong pagtuklas. Kabilang na dito ang pagbawi sa higit sa 150 intact sarcophagi o wooden coffins na kung saan kabilang sa panahon ng New Kingdom. Sa halos 2,500 years, ang mga sarcophagi na ito ay hinukay mula sa 52 iba't ibang burial locations na matatagpuan 4 talampakan sa ilalim ng lupa. Nakita din ng mga eksperto ang isang 13 talampakan ng haba at 3 talampakan ng lapad na papyrus na scroll na kung saan naglalaman ng sinaunang aklat ng mga patay na nakasulat sa hieroglyphics, ang lumang wika ng Ehipto. Ito ay ginamit upang maabot ang kabilang buhay ng Pharaoh. Nakita din ng mga archaeologists ang isang selection ng board games na sinadya upang aluin ang mga patay sa kabilang buhay. Number 8, Ancient Sunken Ship. Ang sinaunang lumubog na lungsod ng Tony si Heraklion ay natuklasan ng ilang mga maninisid noong 2001 sa Abakir Bay malapit sa Alexandria. Ang city na kung saan dating pinakamalaking daungan ng mundo sa Mediterranean ay nananatiling nakatago sa ilalim ng tubig sa loob ng libo-libong taon. Ang metropolis na matatagpuan sa bukana ng kanlurang sangay ng Ilog Nile ay talaga namang nananatiling mahusay sa huling 2 milenyo. Natuklasan din nila dito ang kahangahangang artifact, kabilang na dito ang 700 anchor, napakalaking estatwa at 64 na barko. Mayroon din itong mga classical na katangian at isang obra maestra ng sinaunang Egyptian craftsmanship. Ang vessel na ito ay talaga namang nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon sa mga mananaliksik para sa pagtunton sa kasaysayang pandagat ng bansa. Number 7, The Stone of Apris. Ang makahanap ng tombstone na itinayo noong Biblical times ay talaga namang napakabihira. Gayunpaman ang isang Egyptian na magsasaka na nagbubungkal ng kanyang lupa bilang isang nakagawian ay sapat na maswerte upang matuklasan ang estela.
Agad siyang lumapit sa mga authority ng sinuunang panahon na kung saan nagsabi sa kanya na ang Stella ay na-install mga 3,600 years old na ang nakalilipas noong panahon ng paghahari ni Pharaoh Apris na kung saan namuno mula 589 hanggang 570 BC. Ang kanyang batong Stella ay natuklasan mga 60 milya ang layo mula sa karyo. Ito ay 41 pulgada ang taas at 41 pulgada ang lapad. Sinusubukan din ng mga archaeologists ay isalin ang mga hieroglyph, lalo na ang 15 linya na nakasulat sa mga ito. Isang bagay din ang kanilang nakilala, ito ay ang santis na inukit sa tableta na kumakatawan sa Diyos ng araw na si Ra. Naniniwala mga eksperto na ang Stella na ito ay may nakasulat ng mga detalye ng isang military campaign na kung saan pinangangasiwaan ng Apres at itinayo bilang simbolo ng dedikasyon, paggunita at demokrasyon. Number 6, Boyd Pyramid Treasure. Ginawa ng mga archaeologists ang pinakanakamamanghang pagtuklas noong siglo nang malaman nila ang cavity sa pyramid na itinayo para kay Pharaoh Khufu. Ang mahiwagang pagtuklas na ito ay dahil sa sariwang subatomic technology. Ang istruktura na ito ay halos 4,500 years old na ang tanda. Ito ay 479 feet ang taas at ang mga nakatagong cavity nito ay tila napakamisteryo. At dahil sa takot na masira o magdulot ng pagbagsak ng mga istruktura sa loob ng pyramid, ang mga archaeologists ay natakot at itinigil ang paghukay. Number 5, Valley of the Golden Mummies. Ang Valley of the Golden Mummies ay itinuturing na pinakamayaman na libingan sa mundo at ito ay matatagpuan sa Baha Rare Oasis. Ang necropolis na ito ay natuklasan noong 1996 ng isang pangkat na mga mananaliksik na pinamumunuan ng Egyptian archaeologist na si Sahi Hawass. Sa simula pa lamang ng paghukay ay nakakita na agad sila ng 200 mummies na pinaniniwalaang mga 2,000 years old na ang tanda. At dahil na din sa pagpapatuloy ng trabaho, natuklasan din nila ang 10,000 mummies. Grabe, ang dami. Sinasabi ng mga eksperto na ang mga mummy na narecover sa site na ito ay kabilang sa mga pinaka-well-preserved mummy sa kasalukuyan. Ang isang malaking bilang ng mga mummies ay natagpo ang ganap na natatakpan ng ginto, detalyadong maskara na nakatakip sa kanilang mga muka at gininto ang mga kapote na pinalimutian ng mga larawan ng mga diyos at diyosa. Ang ilan sa mga ito ay nilibing na may kasamang mga alaas, pagkain at mga barya. At marahil siguro ang lahat ng mga accessories na ito ay para magamit nila sa kabilang buhay. Number 4, Tomb of Silver Pharaoh. Sa sinuunang Egypt, ang pilak ay tinuturing na mas mahalaga kaysa sa ginto at nakalaan lamang para sa pinakamayayamang miyembro ng lipunan. Ang tanging natagpo ang nakabaon sa pilak ay si Pharaoh Sese I. Ang kanyang pinakamaharlikang libingan ay itinuturing na most unprecedented sa kasaysayan. Ang mga eksperto ay minarkahan ang libingan na ito na mas mataas pa sa libingan ni Judin Carmen, ang namuno sa Egypt sa loob ng 46 na taon. At siya ang ikatlong Pharaoh sa ika-21st dynasty, pati na din isang mataas na pari, at nanaigang kanyang paghahari mula 1001 hanggang 1047 BC. Number 3, The Rosetta Stone. Noong 1799, pinangunahan ng French Emperor na si Napoleon ang isang military campaign sa Egypt na kung saan ang isang bato na kilala bilang Rosetta Stone ay natuklasan malapit sa bayan ng Rosetta ng isang sundalo. Ito ay humantong sa isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng tao. Ito ay isang 3 talampakan at 8 pulgada tall slab of black basalt na kung saan tumulong sa paglutas ng napakalaking misteryo ng kasaysayan ng tao. Ito ay inukita ng ancient writing na maaaring matukoy ng mga eksperto. Ibinigay nito ang susi na kinakailangan upang isalin ang mga sinuunang hieroglyph. Makalipas ang 2,000 taon, isinulat ang nasirang tableta na may sipi na inukit sa 3 magkakaibang wika, ang Greek, Egyptian Demotic at Hieroglyphics. Nilinaw ng tekstong Greek na ang lahat ng 3 teksto ay may parehong kahulugan na kung saan nakatulong sa mga dalubasa upang maunawaan ang mga kahulugan ng mga mahiwagang simbolo na inaakalang nawala ng kahulugan. Ang Rosetta Stone ay talaga namang itinituring na bahagi ng isang malaking bato at inukit noong 196 BC at ito ay nakadisplay sa British Museum sa London. Number 2, Pyramid Secret Tunnels. Kakaibang isipin na mayroong umiiral sa ilalim ng napakalaking pyramids. Subalit natuklasan kamakailan lamang ng isang British explorer na si Andrew Collins ang isang labyrinth of caves, chambers at passage sa ibaba ng Pyramid of Giza. Nagawa niya matuklasan ang mga lihim na lagusan habang ginagulugad niya ang mga bitak sa isa sa mga libingan.
Ang malaking kuweba na ito ay umiiral sa ilalim ng limestone bedrock. Ang mundo sa ilalim ay talaga namang puno ng mga paniki, nakakalaso na gagamba at nakakatakot na kadiliman, at nakatagong butas na maaaring magdulot ng panganib sa sinumang manglalakbay. Noong una, ang City of Giza ay kilala bilang Roster at nangangahulugan ito ng Mouth of Passage, at ang makabagong pagtuklas na ito ay nagbigay ng katwiran sa title na ito. Number 1, Secret of Sphinx. Naniniwala ang mga eksperto na ang Sphinx of Giza ay itinayo mga 4,500 years old na ang nakakalipas ng mga pinuno ng lumang kaharian. Ang ilang conspiracy theories ay naniniwala na ang mga ito ay maaaring hindi bababa sa 15,000 taong gulang na ang tanda at itinayo ng mga residente ng nawalang lungsod ng Atlantis. Naniniwala sila na magkakaroon sila ng sapat na ebidensya upang patunayan ang kanilang pagtatalo. Noong 1950s, isang pre-Egyptologist ang nagsabi na ang katawan ng Sphinx ay nasira ng ilog ng Nile at maaaring nangyari yon mga 15,000 taon na ang nakakalipas. At batay sa kakaibang geography ng lugar, itinuturing din na ipinasa ng mga mamamayan ng Atlantis ang kanilang mga advanced knowledge, technology at kasanayan sa mga sinaunang Egyptian, na kung saan naging daylan upang makapagtayo sila ng napakalaking gusali bukod sa iba pa nilang nagawa. Itinuturo din ng mga taong ito na ang Egypt ay tumatanggap lamang ng 2 hanggang 4 pulgada ng ulan sa buong taon. Gayunpaman, nangangailangan ito ng parehong dami ng ulan araw-araw upang makapinsala sa Sphinx. Ilan lamang to sa 10 kakaibang natuklasan sa Egypt na talaga namang nakapagpagulat sa mundo? Alin sa 10 ang nagustuhan mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.